Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Kinumpirma ni Beth Tamayo na updated siya sa love life ng pamangkin na si Dominic Roque. Sa katunayan, marami raw payo si Beth kay Dominic na iniuugnay ngayon sa aktres na si Bea Alonzo. Hindi man direktang kinumpirma ni Beth ang napapabalitang relasyon ni na Dominic at Bea, malinaw sa mga pahayag ng dating aktres na may espesyal ng namamagitan sa dalawa. Kapatid ni Beth ang ama ni Dominic. Beth gives details about Bea and Dominic. Noong March 7, na-interview sa isang panayam si Beth at asawa nitong si Adam Hutchinson via Zoom. Ikinasal si Beth kay Adam noong March 3. Si Beth at ang kanyang mister ay nakabase sa Bay Area, San Francisco, California. Sa isang punto ng interview, natanong si Beth kung updated ba siya sa love life ni Dominic. Oo, casual na sagot ng dating aktres. Naging makahulugan ang sagot ni Beth nang tanungin kung masaya siya para sa pamangkin. Oo, kinongratulate ako ni Bea Alonzo sa Instagram nung pinost ko yung wedding. Sabi ko, thank you. Happy naman ako, happy ako for them. Ani Beth para kay Dominic, basta happy siya, happy ako. Sa kabila ng mga lumalabas na balita tungkol sa kanilang relasyon, wala pang direktang pag-amin sina Bea at Dominic. Hanga naman si Beth sa pananahimik ng kanyang pamangkin at ni Bea tungkol sa kung anuman ang namamagitan sa kanila. Sabi ni Beth, for me, I think it's the mature way to handle it. Hayaan. Kumbaga, I think they're very, very confident and they're happy wherever it is in a relationship, kung nasan man sila ngayon, and okay na yon. Basta you're not admitting anything, you're not also denying anything. Naging malaman ang sumunod na pahayag ni Beth. Aniya, kung makita kayong magkasama, et di makita kayong magkasama, diba? Kung magkahiwalay ang picture nyo sa Amanpulo, et di magkahiwalay ang picture nyo sa Amanpulo. Noong Pebrero ay hindi nakaligtas sa mga mapagmatsyag na netizens ang social media posts ni Bea at Dominic na indikasyong magkasama sila sa Amanpulo, Palawan. Nauna pa rito, may mga larawan din silang lumabas na indikasyong nagkakasama sila sa iba pang lugar, kagaya ng Japan at Baguio. Beth's advice to Dominic on relationship with Bea. Binanggit din ni Beth ang mga love advice na ibinibigay niya kay Dominic hinggil sa relasyon nila ni Bea. Pinayuhan daw niya ang pamangkin na maging tahimik lang sa kanyang love life. Pinaalalahan din niya ang aktor sa posibleng sasabihin ng iba sa pagkakaugnay nito kay Bea, na isang A-list celebrity. Sabi ni Beth, I also told Dominic that he will get a lot of like, alam mo yun, because Bea is the bigger star, diba? Sabi ko sa kanya, baka later on, you'll get a backlash from people saying that nakikisawsaw sa kasikatan ni Bea or whatever. Like, you don't have your own identity, or kind of just like riding sa career niya, something like that. Hindi raw magiging madali ito. Pero payo ni Beth kay Dominic, huwag na lang niya itong papansinin. Sabi ko sa kanya, you might get, like, some feedback from other people na hindi maganda, deadmayan mo na lang, because you know naman what you're doing and also kung saan kayo masaya. Kasi hindi mo maiiwasan, eh. Meron, at merong magsasalita ng hindi maganda about them or him, yung mga hindi pabor sa relationship. At, ikinatutuwa naman daw ni Beth ang pagiging open sa kanya ni Dominic, at nakikita raw niyang masaya ito ngayon. But, he's good. Actually, na-appreciate ko siya. Dom would always message me and text me about him and what's new. Minsan may picture na kaakbay. Magpapadala siya ng picture, may halong pambibisto ni Beth. Samantala, walang reaksyon si Bea Alonzo sa naging pahayag ng tiyahin ni Dominic Roque na si Beth Tamayo patungkol sa balitang nagkakamabutihan na ang mga ito. Sa isang panayam kay Beth na nasa Amerika na ngayon kasama ang kanyang husband, sinabi nitong, happy ako for them, na ang tinutukoy nga ay ang rumored romance ni na Dominic at Bea. Hinihintay namin kung magpo-post si Bea hinggil sa pahayag ng hindi na aktibong aktres ngunit hanggang ngayon ay deadma lang siya. Samantalang, nung umamin ang ex-boyfriend niyang si Gerald Anderson na girlfriend na nito si Julia Barreto ay ilang oras lang ang nakalipas ay nag-post agad ang aktres sa Instagram. Ito yung mga litrato niya kasama ang pamilya sa farm niya sa Zambales na may caption na time that is best spent with family, time that heals all wounds, and time as the ultimate truth teller.
Going back to Dominic, naalala namin ang usapan ni na Ian Veneracion at Bea sa ipinost nitong vlog sa kanyang YouTube channel nitong nakaraang linggo tungkol sa personal na buhay ng dalaga. Pinayuhan ng aktor ang kaibigang aktres na mas magandang mag-anak na lang at huwag na munang mag-asawa. Based rin sa takbo ng usapan ni na Ian at Bea ay hopeng na makatagpo siya ng katulad ng aktor dahil nakita nito kung gaano ito ka-hands-on daddy sa mga anak niya. Kaya ang tanong namin at ng ilang mga nakapanood ay nasaan si Dominic sa buhay ni Bea? Para saan yung mga ipinopost nilang pictures na magkasama sila sa dinner at out-of-town trips tulad ng Aman Pulo? May nabanggit din ng aktres sa ikalawang vlog niya na Truth or Lie with Ian Veneracion na napag-usapan nila ang tungkol sa maraming napopost na picture sa social media. The best moments are the ones na hindi nasi-share sa public. Yun yung gauge. Eh kapag masyadong maraming picture sa party, ibig sabihin hindi sila nag-e-enjoy. Boring talaga kapag masyadong maraming pictures, opinion ng aktres. Samantala, sinilip namin ang parehong IG account ni Bea at Dominic at nawala na ang ilang litrato nilang magkasama. May mga photo sila sa IG ng aktor pero kuha pa ito last year. Anyare, bagamat nitong bago lang pinakilig muli ni Bea Alonzo ang mga fans nila Popoy and Basha dahil sa kanyang sinabi tungkol sa aktor na si John Lloyd Cruz. Sa panayam sa kanya ni Ethel Buba ay sinabi ni Bea na si John Lloyd talaga ang pinakagusto niyang leading man na kanyang nakatrabaho. He's hot kasi matalino siya, magaling siyang umarte, sabi niya. Ayon sa kanya ay mas gusto niya ang mga lalaki na matatalino. Hindi naman nagdalawang isip si Ethel na tanungin kung may pag-asa ba si John Lloyd sa kanya lalo na't single ito matapos silang maghiwalay ng dati niyang nobyo na si Ellen Adarna. Sagot naman ni Bea, hindi na kailangang dumaan pa sa panliligaw ni John Lloyd. Manliligaw. Siguro kung sakaling magiging kami hindi na kami aabot sa ligawan na kasi 20 years na kasi kaming magkasama, so there's nothing to discover, ani Bea. Kasal na agad, pabirong dagdag niya pa. Nakakatawa naman kasi yun kung dadaan pa kami sa girlfriend-boyfriend. Bet niya rin naman si John Lloyd ngunit hindi pa sila umaabot sa punto na na-in love na sila sa isa't isa. Pero kung mahal, mahal ko yon, John Lloyd, saad niya. Plano na ni Bea na magkaroon ng anak sa susunod na 3 taon dahil na rin sa kanyang edad. Anyway, ang latest post ng dalaga sa kanyang IG ay mga larawan kung saan namahaji sila ng ayuda sa kasagsagan ng pandemya lockdown noong nakaraang taon sa pamamagitan ng I Am Hope Org na isa siya sa founder kasama ang kaibigang si Rina Navarro. Ang caption ni Bea, I cannot believe that it's already been a year since we started the I Am Hope Org. It has been a year of hard work, commitment, and dedication to continuously extend help to those in need. We wouldn't have reached this far without the help of our friends, volunteers, brand partners, and donors. A million thanks to you all. And of course, I would like to give a shout out to @I'm_MariaMayR operations manager for all the hard work she puts in to deliver help to our beneficiaries. And my co-founder, @ThisIsRenaNavarro for tirelessly putting in the effort for us to do our advocacy. As I've said before, we are in this for the long haul and we are just getting started. Happy anniversary @I'mHope_org, ang mahabang caption ng aktres. Kamakailan lang sa panibagong vlog ng aktres ibinahagi niya ang isang virtual tour sa kanyang farm sa Zambales. Para mapagbigyan ang kanyang mga fans, isang virtual tour ang ibinahagi ni Bea Alonzo kung saan inilibot niya sa kanilang farm ang mga viewers niya. Ibinahagi niya ang paraan ng pag-aalaga nila sa kanilang mga hayop sa Biyati Firma Farm kung saan kasalukuyang nakatira ang kanyang ina at ang mga kapatid niya at pamilya nito. Welcome to our farm. Marami ang bumilib kay Bea dahil sa pagiging masinop nito at maayos na pag-invest ng kanyang kita mula sa kanyang pagtatrabaho. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maaari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw, maraming salamat. Ano mga ka-chika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.